mukhang mamanipulate na naman ang mangyaring eleksyon sa 2025 at sa 2028 dahil sa bagong expose ni Congressman Marcolita, mga kababayan po natin, ay ipinakita niya na umano'y isang opisyal ng COMELEC ay tumatanggap ng pera mula sa bagong service provider na mayro ng COMELEC. Ito po ang gagamitin para sa eleksyon sa 2025. At umabot na umano ito ng halos 1 million. Ang tanong, bakit kailangan magkaroon ng 49 offshore account ang opisyal ng COMELEC kung wala siyang inaasahan na malaking pera na ikakarga dito? Abangan po natin yan. At sa ngayon, ang sinasabi po ni Congressman Marcolita ay pinakita niya ito para malaman ng publiko. Narito po ang video, panoorin natin, mga kababayan. Makikita po niya, ito po yung slide 1. Makikita niyo dito on the first column is the yung payment hubs. There are 4 countries involved in the payment hubs. Singapore, China, Hong Kong, Caribbean, and North America. Kaya po sinabi nating hub kasi Singapore, there are 6 banks. Sa second column. Sa last column, makikita po ninyo yung 6 na banko. HSBC, OCBC, Citibank, NA, Standard Chartered Bank, Bank of America, DBS Bank. The number of accounts involved sa Singapore, there are 21 accounts. Sa China, tingnan po ninyo, there are 4 banks involved. Number of accounts, 7. Ang mga banko, in the last column, HSBC, China Bank NA, Bank of China, Bank of Shanghai. Caribbean, there are 6 banks. Number of accounts, 18. Ayun po, nandyan ang mga pangalan ng banko. UBS, Bahamas Limited, RCBC, Royal Bank, Cayman Islands, Cayman Island National Bank, CIBC, First Caribbean Bank, Butterfield Bank, Scotia Bank, Cayman Island. North America, there are 2 banks with 3 accounts, Bank of America and Chase Banks. There are total 18 banks and 49 number of accounts. Why do you need 49 offshore bank accounts? If the money involved here is not so huge, well, first of all, why do you need 49 banks? Offshore accounts. Naku po, mga kababayan po natin, malinaw po na mukhang may tinatago po itong opisyal ng COMELEC. Bakit kailangan niya magkaroon ng 49 accounts? Offshore account po ha, mga kababayan po natin, para ba untraceable? Para hindi malaman na siya ay tumatanggap ng pera? Supposed to move sizable amounts of money. Laki ha. Globally, kaya kailangan mo ito. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. This is a work in progress. You must be patient with me and you have to bear with me because we're still verifying most of these accounts. But I will tell you that if you go to the second slide, please. The second slide, the total offshore bank account worth 15.2 million or almost 1 billion pesos. Ito po yung totality ng 49 accounts, offshore accounts. And take note, at least 2.1 million or more than 120 million are deposits made from Korean bank accounts between 22 June 2023 to 22 March 2024. What is the significance of this covering period? 22 June 2023 to 22 March 2024. I will show you 5 accounts originating mainly from Korea. You should note that Miru system is from South Korea.
Next slide, please. The third one. These are money transfers vis-a-vis certain milestones. Tingnan po ninyo yung date. June 22, 2023, ang depositor po ay Juan Stephen Schultz / Kyung Baek. The originating bank is Standard Chartered Bank, Jongro Main Branch, Korea. Yung recipient offshore account po is account number 55301981427-61, Standard Chartered Bank, Singapore. The amount is $148,000. Ano po yung milestone? Meaning to say, ano yung katapat nito? On June 2023, COMELEC declared the previously procured and government-owed BCMs as unserviceable. Alam na po ninyo yung previously procured and government-owned BCMs. Kung kanino galing yun. On June 15, 2023, private petitioners filed a petition to disqualify a former BCM provider from the bidding process for the 2025 automated elections. Alam po natin na na-disqualify na siya. Next slide. Yung date po titingnan nyo is August 15, 2023. Yung depositor is a certain Hyun Do-yoon, originating bank, Woori Bank, Seoul, South Korea. Recipient offshore account, account number 7300083360215, Bank of Shanghai, China. Titingnan po ninyo na ang iniikutan nitong mga accounts na to ay limang accounts ito, as you will see in the next slides. The amount, $157,350. Ang katapat na milestone, on July 21, 2023, COMELEC approved the terms of preference for the 2025 national elections. Pero the TOR was approved without convening the COMELEC Advisory Council. This is in violation of the Omnibus Election Code. August 23, 2023, depositor Dai Seong Han, originating bank KB Kukmin Bank, Seorin Dong, Seoul, Korea. Account number 331045701274. Ito po magre-replicate sa in the next slides. HSBC Bank Hong Kong. The amount $285,900. On August 10, this is the milestone, 2023, COMELEC and Bank issued an order directing its law department to comment on the petition for disqualification of Smartmatic. Please. Grabe, ano. So, bawat decision po na ginagawa ng COMELEC, may nangyayari po, mga kababayan po natin. Napakalaking pera po, ha. Ito yung tinutukoy ni Congressman Marcolita, mga kababayan po natin. Iba't ibang offshore account, total of 49. Ang kabuuan is halos 1 billion, mga kababayan po natin. Hindi pinangalanan actually ni Congressman Marcolita kung sino ang opisyal ng COMELEC na kanyang tinutukoy. Pero sumagot na nga po sa isang media interview, ang tinutukoy umano ay siya. At ang nagsagot nga, mga kababayan po natin, ay si COMELEC Chairman Garcia. At siya umano ang tinutukoy ni Congressman Marcolita. Ako, mga kababayan po natin, personal ko na comment dito at opinion. Hindi po maglalabas ng ganitong klaseng impormasyon, expose po itong si Congressman Marcolita kung ito po ay hindi totoo. Madalas, kapag nag-expose itong si Congressman Marcolita, I will equip ito, mga kababayan po natin. Magaling ito, na abogado, at ito po ay hindi Martes. Ito po ay nagbe-base lagi sa mga legal documents. Kaya ako naniniwala na totoo ito, mga kababayan. Kung walang apoy, walang usok. At malalaman talaga natin kapag may usok ay siguradong may apoy. Kaya abangan po natin ang kahihitan po nito, mga kababayan. As yung exposing ito, kumbaga sabi ni Congressman Marcolita, ay pinapatuloy pa nilang biniverify. Pero ang ibang account ay verify na umano, mga kababayan. At isa lang ang tinutukoy na tao na tumatanggap nitong pera na halos umabot na ng 1 billion. Mga kababayan, kailangan nating makialam
sa isyung ito. Ang isyung ito, nakataya po ang mangyayaring eleksyon sa 2025 at 2028. Kasi kung ang service provider na ito o mano ay nagbibigay ng pera para sa opisyalis ng COMELEC para sila ang pipiliin na maging service provider, eh sigurado babawiin nila ito sa mga politikong gustong manalo, gustong mandaya, gustong manlamang sa darating na eleksyon, mga kababayan po natin. Kaya hindi dapat natin ito papayagan na yung ating lehitimong isang boto ay masasayang lamang. At ang mga matitinong leader ng gobyerno na dapat nating pinili ay may isang tabi o hindi mananalo dahil sa kasindikatuhan na ito. Maraming salamat po. Saludo po ako sa inyo, Congressman Marcolita, dahil sa inyong matinding expose na ito. At ang sinasabi nitong si George Erwin Garcia, ito daw ay parte ng demolition job. Paano mo i-demolition job ang opisyal ng gobyerno na suportado ng presidente? Aber, di ba? Mga kababayan po natin. E sila ngayon ang gumagawa ng demolition job. Nabisto lang sila, kaya ayaw nilang umamin. O, yan lang po yung ating update, mga kababayan po natin. At maraming salamat.